everyone, so this is Pretty Coscosera, and today I am with my friend Jessica, and yes, may isa-share kami sa inyo guys kung paano nga ba magkaroon ng anak na babae at lalaki. So excited na ba kayo guys? So yes, excited na, share na natin guys, kasi actually si Jessica is may anak din siyang babae at lalaki. So, ang panganay mo ay? Babae. Babae, which is ilang taon? Six. 6 years old. Then ang kanyang anak na lalaki? Four. 4 years old, and yun ang bunso niya. So, ako naman is may anak akong lalaki. Yun ang aking panganay. 6 years old din. And then ang aking bunso na babae is bunso na. Tama na, nag-stop na tayo dun. Stop na? Siguro, sa akin. So, ako rin parang stop na rin guys. And siya rin parang okay na kami sa babae and lalaki. Yan ang pagka maganda pag may babae and may lalaki ka na parang stop. So ako, may anak akong lalaki which is 6 years old and may anak akong babae is 4 years old. So halos pares lang kami pala, no? So ilang taon na kayong nagsasama ng asawa mo? 7. So 7 years na sila ng kanyang asawa, and ako naman is magna 9 this coming September. So, ano yung anniversary niyong mag-asawa? Sa April kami. Memorize niya. April 28. So, April 28 daw siya. And ako, ang amin is napaka-importante ng month na September. Because ang aking anak na panganay na lalaki is September 14. And ang aking anak na babae is September 18. And ang aming anniversary na pwede aking, na silang magsabay mag-birthday. Yeah, nagsasabay sila. And ang aking anniversary, ang aming anniversary ng aking asawa ay sa September din. Nagkasal kami ng aking asawa ng September 5 sa Juez, and then sa simbahan is September 17. And then ang aming anniversary or nag-boyfriend and girlfriend kami ng September 3. So, napaka-special, yes. Napaka-special ng aming September. So, ano ba yan yung pinag-usapan natin? Eh, may isi-share kami, di ba? So, ano yung isi-share? Excited na ang aking kaibigan na si Jessica para i-share sa inyo kung paano nga ba kami nagkaroon ng babae at lalaki na anak. So, kasi maraming nagtatanong, guys. Eh, syempre, of course, karamihan talaga is gusto nila may anak silang babae and may anak silang lalaki. So, paano nga ba? Paano? So, ibigay mo na yung first step. Ide-demo ko sa kanila. Ano? Yung position. Paano ba? So, paano ba? Alam ko, ginawa din yun ni Jessica, pero hindi lahat gagawin to. Hindi lahat ito is ginagawa ng mga nagkaroon ng babae o lalaki. Kasi, merong other way. Pero, sa karamihan, para mas ang tawag doon, parang yun na lang ang term natin, no? So, aking i-demonstrate. Sabi mo na, guys, ano na yung first step? Ano? Tumuhod. So, first daw, hindi pa yun. Tumuhod ko na agad. Lumuhod pa pala. So, una is lumuhod. So, lumuhod ka. So, yan ang aking ibaba natin. So, yan, lumuhod daw. Pangalawa? Tumuhod. And then, pangatlo? Pangatlo, ano sa tumuhod? Tatingin nyo ano? Ano, tumatawa na ang ating kaibigan. So, after nun, lumuhod na ako, and then tumuwad. After nun, magdasal. So, yes. After that is, magdasal ka. So, yung iba, hindi na sila tumutuwad. Lumuluhod na lang sila. Pero, alam nyo, the more na mas nag-e-effort kayo sa pag-pray, is the more na pagbibigyan kayo ng Lord. Kaya yun, ang gawin nyo guys, para magkaroon kayo ng anak na babae and lalaki, is of course, is gusto nyo. Kung anong gusto nyo, kung babae ba or lalaki. But before nyo gawin is, di ba, lumuhod, sabay kayo ng iyong asawa, tumuwad, lumuhod, and then mag-pray kayo. Na sana, kung ano yung hinihiling nyo na anak ay ibigay niya. Pero hindi lang, of course guys, kung hindi na ibinibigay ng ating Panginoon o ng ating Diyos ang ating hinihiling, kung ano ang gusto, is merong dahilan, di ba? Pwede naman na
babae yan dahil may purpose or meron silang gagampanan dito sa ating ating mundo. So, huwag tayong masakta. Anong tawag doon? Huwag tayong ano? Yung sinasabi nila na position, joke-joke lang naman yun. Oo, oh, siya na nagsabi yun. Sa mga position is walang ano yun, walang ano yan, promise, walang ano yan, baka... O, anong binigay? Yeah, baka kahit ano nang gawin nyo, wala pa rin. Of course, kasi wala sa position yan. Nasa ano lang talaga yan. Nasa prayer mo yan. Mag-pray ka na Lord, sana ay ganito. And of course, kapag hindi niya ibinibigay, ibig sabihin, hindi talaga siya para sa'yo. And yung mga anak nyo, kung panay babae yan, kung panay lalaki yan, iisa man ang anak mo, wala ka mang anak, yan ay may dahilan. Yan ay laging may reason. So, yun lang guys, ang aming tips. Of course, lagi lang kayong lumuhod at mag-pray. So, every day yung gagawin yon. Tumuwa ay lumuhod, tumuwan at mag-pray. Natatawa ang aking kaibigan. So, yan lang guys ang aming ma-share. So, have a God bless. And Jessica is my friend. Kapwa ko OFW dito sa Hong Kong. So, I'm with Jessica and this is Pretty Coscosera. And say bye-bye. So please subscribe to my channel and pindot na rin ang magandang bell dyan para ma-notify kayo kung may bago akong upload. So bye-bye everyone and have a God bless. Bye-bye!